Sa pinakauhing survey sa social weather stations kon SWS, moabot sa 11.4 million kapamilya ang nagpabiling pobre kon kabos sa unang quarter ning tuiga, samtang 7.9 million Filipinos ang nagingong dili sila insakto makakaon gumikan sa kalisod. Ang maong survey, ginapahigayon gikan Marso 20 ngadto sa 23 ning tuiga ug unang nigawas sa Business World newspaper. Nagapakita kini nga 51% ang nagingong kabos sila, samtang 52% ang nagingong kabos sila sukad pa kaniadto. Ang milabay nga 18 ka surveys nga gipahigayon ato sa administrasyon ni Pinoy, samtang 52% ang nagingong kabos sila sukad pa kaniadto. Ang milabay nga 18 ka surveys ang gipahigayon ato sa administrasyon ni Pinoy, ug dinhi karon nakasentro ang plataporma ni Binay. Importante, alam namin magiging focus ni Congressman Pacquiao, Pacquiao ay naging senador, ay yung focus na ho ng pagharap at tumugod sa kahirapan at tutulan at kawalan ng trabaho. Yun ang importante, quality time, it's not the number of hours spent. Ang priority para sa mga mahihirap, dahil kaming lahat, halos ditong grupo na ito lahat, nakaranas sa pagiging mahirap. Alang kang Alan Montaño, usa ka abogado nga dagang mga natural resources sa nasud ang tubag unta sa kapobrehon sa katawhan kini kun insaktong madumalaan. Nakaupo ang Pilipinas sa maraming mga iyep, ang dami-dami natin mga naghihirap na mamamayan. It's high time na i-explore lahat siya. But as emphasized by Norris Dan VP Binay, there should be what we call responsible mining. Paano ako nagsikap, nagdisiplina sa sarili ko, eh ganun din ang focus ko ngayon to serve the people, na magsirbisyo sa mga tao, ipakita sa kanila ang tamang pagsirbisyo at may puso na nakaramdam sa kanilang mga pangailangan. Sama kang Binay, doon na usab nagkadayang pagpadayag ang mga bitbit ni ining kaalyado. The primary reason of my candidacy is because of our claim to Saba, to claim Saba for the Filipinos. Kasi alam niyo ho, mahirap makipaglaban na isa ka lang, dalawa ka lang, o nabibilang lang kayo sa nabibilang lang ang may alam ng issue on Saba. But if this issue will be brought to the people. Now, ang ibigit na gagawin ko at ito ay magiging priority ng inyo bang likod, kagad ili-legislate natin ang hazard pay. At ito ay magiging mandatory upang maprotektahan natin ang ating mga practitioners, mga reporters, at ganyan din po ang kanilang pamilya. Managlahi man karon ang kalambuan nga plano sa matag kandidato, apan sa kinaulian, ang katawhan ra gihapon ang adunay katungod sa pagpili sa mamahimong lider sa atong nasud. Faith Dandoy, Brigada News.